congratulations nga pala sa ating president-elect. Yes. Hindi na natin siya tatawaging presumptive president because naiproklama na siya bilang ating pangulo kasama ng ating vice-presidente, ang ating pinakamamahal na Mayor Inday Sara Duterte. At ang ating president-elect ngayon na talagang itinanghal na ay walang iba kundi president-elect Bongbong, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inaasahan ng taong bayan yon sa kanyang pamamahala sapagkat number one nating problema ay ang pandemya. Ito talaga yung kumakain sa ekonomiya ng bansa at sa ekonomiya ng bawat Pilipino na naririyan, nawawalan sila ng trabaho, nahihirapan sila, at ang ating pamahalaan din naman ay medyo hirap na rin sa pagbibigay ng mga ayuda. Kaya't tumataas pa nga ang gasolina nang dahil sa labanan dyan sa Russia at saka sa Ukraine na epektuhan ang buong sanlibutan, hindi lang tayo. In the midst of that, nandyan pa rin ang magiging food shortage balang araw. Ay nagpasimula na nga yan sa ibang mga bansa, no? Meron ng mga food shortages, meron ng bankruptcy ang ibang mga bansa tulad ng Sri Lanka at iba pa. So, dito, very challenging ang pamamahala na gagawin ng isang pangulo. Tulad ng ginawa ng ating Pangulong Duterte na in his term, talagang he laid a strong hand on the economy na tinutukan talaga ng mga economic managers ng bansa sa kanyang pamamahala kung paano ito ay uusbong lalago at lalong sisiklab ang ating ekonomiya patungo sa pinakamaliit na Pilipino. Kaya lang, dumating yung pandemya, kahit lubog na tayo, nagawa pa rin ang ating pamahalaan na iangat kahit sa anumang paraan ang ating ekonomiyang sa anumang paraan ay nakakatulong sa ating mga mamamayan. Ang number one dyan ay yung inaasahan ng taong bayan na gagawin ng ating President-elect Bongbong Marcos ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Number one yon. Kaya parang ang tinututukan niya ngayon ay yung BNPP, no? Yung Bataan Nuclear Power Plant. Kung maaari ba itong i-rehab o kaya gumawa na lang ng bago. So magandang direksyon yon. Ganon din ang suggestion ng ating Pangulong Duterte na kung maaari ay buhayin yung planong yon na magkaroon tayo ng nuclear plant for the economy. Para sa ekonomiya, hindi naman yun para pang-militar na gamit na gumawa ng bomba. Ito ay para sa ating enerhiya na kung tayo ay magkaroon ng ganyan at mahusay ang pagkagawa, pagkat delikado rin eh, kailangan binabantayan yan. Dapat maresponsable tayo sa bagay na yan. Kasi pag yan ay nasira, pumutok o kung ano nangyari, apektado tayo lahat. Talagang may lesson tayo niyan sa Chernobyl nuclear plant. Kung ito'y nagkamali sila doon, maraming nadamay na tao at maraming namatay. Ganun pa man, ang ating teknolohiya ngayon ay medyo advanced na. So, maaaring mabantayan, maigi yan. Tulad ng nangyayari ngayon sa South Korea, sa ating ginawa, sa ating sila kumuha ng ehemplo ng pagkagawa ng Bataan Nuclear Plant nung panahong ginawa ito ni yumaong President Ferdinand Marcos Sr. Nagkaroon sila ng ideya na gawin din ito sa South Korea. Eh ngayon nga, 19 na ang kanilang nuclear plant all over na South Korea. Kaya ang kanilang ekonomiya napakalago. Kasi mura ang kuryente. O yan, kung yan ay mapapaunlakan at mangyayaring maging number one
na agenda ng ating President-elect Bongbong Marcos ay napakaganda. Napakaganda. Talagang giginhawa ang Pilipino lang dahil sa murang enerhiya, murang elektrisidad. At yan ang magpapalago sa ating ekonomiya. Kasi mura eh. At saka menos ang mga brownout, menos ang mga blackout, ganon, na nakakahadlang sa dire-diretsong produksyon. So, yun ang inaasahan ng taong bayan na unang gagawin ng ating pang-ibaba ang presyo ng prime commodities. It needs collaboration. It needs political will. Yung mga negosyante dapat magkaroon sila ng direksyon sa pamumuno ng isang pangulo na ito nga ang kanyang pakay, paano matulungan ang taong bayan na maging katuwang sila. Kasi sila yung umahawak ng negosyo eh. Hindi naman ang presidente yung umahawak ng negosyo eh. Polisiya ang sa presidente. So, yun ang dapat na malaman natin na maidalangin natin na magagawa ng ating President-elect.